Hi po. Hello po. Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Ito na po yung part 2 ng isang OFW na pinagpalit yung Mr. na tricycle driver na may limang anak doon sa engineer sa na OFW rin sa Riyadh. Jeddah. Nasa Jeddah siya, Jeddah. Babae nasa Riyadh. Okay. So, So, ang part 2, ang nangyari na-contact na nila si Sherilyn. At Edwin. Oo, on air. On air, which is kinausap ni Idol Rafi. Na nung una, yung si Edwin, medyo matapang pa ng konti, eh, no? Uh-huh. Ang tapang pa na... Sabi niya, Brad. Hindi ko alam sa mga taong to, alam nang in trouble na sila. Uh-oh. Pero ang tigas pa rin. Pinagmayabang pa na nagkaroon sila ng relasyon siya ng ibang kabit, which is an admittance to dun sa inireklamo nga ni Charlie. Uh-oh. Tapos nagkaroon siya ng meron siyang dalawang kalibin. At which sa Saudi bawal, 'di ba? Bawal 'yun. Bawal yung meron kang karelasyon na merong yung nga magsama kayong lalaki at babae sa isang hindi kayo kasal. Ay, na hindi kasal, bawal na din. So talaga mahigpit sila sa mundo. Pero ang pinipilit ni Kuya Edwin, hindi sila nakikita. Sabi niya sa Facebook lang, sa chat lang. Akala nila okay lang 'yon. Which is Hindi naman. So, right after that, si ate girl, si Sherilyn, ang kinausap, which is, parang... Wow, ang tapang ni ate girl talaga. Ibang klase, ibang no? Ibang level. Merong, may attitude talaga si ibang ate. Ibang level. Ayaw ko na sa kanya. Tapos yung habang nagsasalita si... si Charlie. Sabi niya, parang ganun. Tinanong pa ni Ravi, kayo po ba yung ganun? Sabi niya ganyan. Tapos sabi niya, kasi dada ng dada eh. Wala namang kwenta. Oo. Grabe. Ibang klaseng, I don't know. I mean, syempre, kahit naman ayaw mo na sa asawa mo, nasa interview kayo eh. Dapat, I don't know. Ewan ko. Dapat maging firm and proper naman. Kahit na hindi na, respeto na lang, di ba? Kasi, meron silang chance na magsalita. Di ba? Pinagsalita siya. Ngayon, pinagsasalita si Charlie. Huwag naman, hindi naman sa pagbabara, pero parang... Binabastos ni asawa niya. Oo, binabastos ng... Grabe. Grabing-grabe. At the same time, pinipilit nga niya, hindi naman siya nagkikita. Sa chat-chat lang sabi niya. Sa chat-chat lang. Chat-chat lang daw yun. Pero... binaligtad pa si Charlie. Na siya daw yan ng bababae. Sagot sa kanya ni Charlie. Paano naman ako magbababae? Wala na nga akong pera. May lima pa akong anak. Which is... true. Totoo naman. At sabi nga ni Idol, huwag mong baligtarin rin ang sitwasyon. Mm-hmm. And I think on a separate video, hindi natin pinakita dito sa video nito. It will be in the description, yung link ng video nito para mapanood nyo. Yeah. And again, for the people... who doesn't speak Tagalog, we're very sorry. We will be speaking in our native language. Yeah. Sorry, guys. Sabi drug addict daw. Oo. Nagda-drugs daw. Sinabi din, nasira na daw yung utak nung mister niya dahil sa kaka-drugs. Which is hindi naman pinakinggan ni Idol Rafi. Oo, ni Idol Rafi. Nilaktawan niya yun. Kasi kung sira ulo itong si Charlie, sa tagal niyang alam ng lalaki itong si Sherilyn, at ilang beses? Tatlo? Apat? Or lima? I mean, tatlo yata. Tatlo. Tatlong beses siya ng lalaki. Kung hindi tama pag-iisip ni Charlie, sana may ginawa siya masama sa mga anak. Oo. Para ganti. Pero wag naman po sana. Pero hindi niya ginawa. I mean, inaalagaan pa niya eh. Diba? Ibig sabihin, nasa tamang pag-iisip si Charlie. Dito. The reason why, kaya lang siya nagsumbong kay Rafi, Idol, dahil, ang tawag dito? Dare siya. Parang
kung may kukote ka, kung may utak ka, para deport mo kami. Parang ganun yung dare ni Edwin sa kanya eh. Kaya, iyan na. Pumunta siya kay Rafi. Mm-hmm. Idol Rafi. Kaya ngayon, tapos, matuwa-tuwa ako nung kausapin ni Idol si ano si Arnel Ignacio na sa OWA. Hindi na ako mag-good morning. Which is, that's a real reaction. That's a real person, right? Normal reaction. Normal reaction yun. Kasi naman po, yung mga OFW natin, which I was also, ang dami ng hirap na dinadanas. Tapos, nasisiraan pa yung imahe nila dahil sa mga ganitong pagkakataon. Di po ba? Na sa ibang mga OFW. Yes. Yan, ginagawa yung mga ganito. Hindi na makanda ugaga yung OWA para, you know, i-save yung mga OFW natin doon. Tapos may mga balitang ganito. Mm-hmm. I mean, syempre, hindi pa natin alaman totaling Istorya. Diba? Ni kay Sherlyn. Yung side ni Sherlyn. Oo. Pero, I mean, kahit na pang anong story yan, kung talagang ayaw na sa asawa mo, do it the right way. Oo. At huwag kang mangapit bahay, kumbaga, huwag kang man lalaki, huwag kang man babae, ng, you know, until matapos yun. Tapusin na lahat. Kaya magkaroon kayo ng agreement ng asawa mo na hiwalayan na at wala na pakialaman pa. Oo. Yun na lang sa mga bata. Mm-hmm. Pag-usapan na lang yung para sa pero kasi bata. Yung minaliit yung si Charlie, nitong si Edwin, nilait-lait nila, tapos dinare pa siya. Na, kaya, sige, kung may utak ka, mm-hmm. Subukan mo nga kami pa-deport. Ayan, so nangyari, ganyan yan. Nangyari. Yan. Kay Idol Rappi to OWA, papa-deport na sila. Papakulong muna daw. Papakulong muna sa Saudi, which is... Tinanong pa nga ni, ano, ni Arnel, anong klaseng poses ang gusto, yung pinakamagandang poses, mamili sila. I know. Oh my God. I'm not sure kung ano nadadanasan ng mga taong nakukulong sa Saudi, pero... Sabi ni ano ni Idol Rafi, oh, Edwin, handa mo na yung wet po mo. Sorry for the words, but galing kay Idol Rafi yun. So. I know. Eh, so, nung tinanong si ano, si Edwin, handa ka na bang makulong? Sabi natatakot daw siya. Hindi po, natatakot po ako. Buti na lang siya, natatakot. Pero nung si... Si ate girl. Si Sherlyn, matapang pa rin. Hindi. Talagang... Paano yung mga utang namin? Oh, yeah. Grabe. Ibang klase. The highest level si ate girl. Mm-hmm. Ibang klase. Pero sa huli, I think umiyak na. Umiyak na siya. Eh, kasi nga, yun na yung realization na totoong mangyayari na sa kanya yun. Eh, kasi, OWA na nagsalita eh. Diba? Pero, nung malaman nila makukulong, yung mga bata, umiyak. Ayaw nilang pakulong. Kahit na ganun ang ginawa sa kanila. Diba? Mm-hmm. Yung mga bata kasi talaga, ano yan eh. Very forgiving. Mm-hmm. Hindi, nanay pa rin nila. Nanay pa rin nila yon. At, you know, hindi nila... Hindi, kahit nagalit na eh. Mm-hmm. Hindi naman sila sinaktan eh. Na, physically. I mean. Kumbaga, nadamay lang sila? Oo, pero yung ano, you yung know? Nangyari dun sa group chat na yon, mm-hmm. He will gonna stick sa utak ng bata. Yeah. Psychologically. Kaya nga, yeah, kailangan nilang pa-therapy. Yeah, kaya nga sabi ni Idol Rappi, he will do everything na hindi mapupunta kay Sherlyn, yung mga bata. Dahil nga, yun, naging unfaithful siya na maraming beses. Oo. Ganun nga. And after that, ayun nga, dahil nga nagkasakit-sakit yung mga bata, papa-check up daw. Diba? St. Luke's pa, papa-check up ni Idol Rappi. Idol Rappi, mga bata, which is mm-hmm. Yeah, very good. Pero, ang nangyari, on the last part of the video, itong si Sherlyn, nag-send ng picture kay Tatay Charlie. Yeah, let's try to look that. Look that up. There. Banda dyan sa part na yan. That part.
Kanino yan? Kanya yan, sir. Patawakan ko na yan, sir. Patawakan. Oh, see? Umiyak pa si tatay. So, nagpadala si Shirley ng picture na naglaslas siya kay Edwin. Ay, no. Kay tatay Charlie. Look at his reaction. Oo. So, mahal na mahal pa rin niya. Kahit umiyak, na niloko siya. Umiyak siya eh. Ayun, ayan, oh. Look at that reaction. Kung hindi na niya mahal si Sherlyn, bakit ganun na reaction niya? Now, everyone is crying. Mm-hmm. Siyempre, part niya, nagsisisi. Sana hindi ko na ginawa yung pagsumbong, di ba? So, in the end, na-contact nila. Si Sherlyn. Buti na lang na-contact. Tinanong ang kalagayan niya ni Idol Rappi. Mm-hmm. Sabi niya, okay naman daw. At ginamutan niya daw yung sugat. So, ay. Diyos ko, ate girl. Grabe. Grabe. So papatawarin na lang daw siya ni Tatay Charlie at umuwi na lang daw. Mm-hmm. Kung ayaw niya na sa kanya, bibigay na daw niya 'yon para sa kaligayahan ni Sherlyn. Mm-hmm. Basta umuwi na lang daw siya. Yeah. So, pero, sa lahat po nanonood, kung po kayo dumadaan po ng problema, matinding pagdagok sa buhay, pagsubok, talk to someone. Kailangan nyo pong may kausapin po kayo kahit ma-release, sino. Hindi po solusyon yun. Yung pagkitil lang sariling buhay. Find somebody who will listen to you. Right. Diba? Mm-hmm. Kasi kapag ginawa mo yun, wala na. That's you know? Kawawa naman yung may iwanan. Mm-hmm. Lalo na kung may mga anak kayo. Mm-hmm. May asawa. Yeah. So, according to Arnel Ignacio's Facebook page, nasa Pilipinas na daw si ate. Si Sherlyn. Sinundo na siya at nasa Pilipinas na. So, I think may part 3. Itong part 3. Itong series nito. Ng case na to. Yeah, hanapin namin yung link ulit. Oo, kung meron. At as for this episode, binigyan ng konting tulong ni Idol Rafi si Tati Charlie para binigyan yung cash money para makatulong. Tapos at papagamot yung mga bata sa St. Luke's para inabukasan ma-okay na. Kasi talagang sama ng pakiramdam eh. Ubo. Inuubo, sipon. No? Mm-hmm. Kasi baka daw magka-pneumonia. Mm-hmm. Lalo yung bunso. Yes. Mm-hmm. Yun po. So, sana maging okay na yung mga bata. I know. Maraming salamat po sa panonood nyo ulit. I hope you like this better than the first reaction that we did. And let us know on the comment section kung ano pang episode yung gusto nyo i-react namin dalawa. Kay Idol Rafi. Yeah. Don't forget to subscribe on our channel to support us. Yeah. And also, click the like button if you like this video. And yung notification bell. Yeah. Pindutin na rin. Yeah. Para alam nyo na meron bago. Bago, ha? Kaya, and also, let us know kung anong klaseng video ang gusto nyo pang gawin namin. Yeah. And at the same time, let us pray for the kids. Sana okay sila. Kids, yeah. At magamot at matulungan pa ni Idol Rappi, si Tatay Charlie. Maraming salamat po. Thank you po. Bye-bye. Bye.